Hello, my loves! Nandito na naman tayo sa another edition ng ating My Kitchen Addiction. And today, we're going to cook sweet and sour chicken. Ayan, diba? Sobrang sarap niya, diba? So, lahat na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe on my channel para ma-update kayo sa mga bago kong luto. First, we are going to marinate our chicken. Yung chicken pala, ginagamit ko lagi yung chicken breast. Tapos, nag-slice ako ng sinaslice siya ng padayagonal na medyo maninipis siya para madali siya maluto. And then, nilagay ko na lahat ng mga powdered spices. Ilalagay ko dyan sa description at saka ilalagay ko po dyan sa screen kung ano yung mga ingredients na pinaglalagay ko. Basta yung importante, lagyan natin ng isang pirasong itlog para mag-moist yung ating chicken. Tapos, 2 kutsaritang corn flour. Ayan na. Itabi na natin muna mga at least 1 hour na marination para para mag-absorb yung flavor ng ating chicken. And then, isa-slice natin yung ating mga gulay para sa pag-isa ng ating sweet and sour na chicken. Naglagay pala ako ng white onion tapos ginaid ko siya ng malalaki. Ayan. Para pang dagdag rin sa attraction ng ating chicken. And then yung red onion, panggisa ko yun mamaya, kaya ginaik ko siya ng maliliit. Naglagay ako ng bell pepper. 2 kulay lang yung available, kaya 2 kulay lang din ang nilagay ko. Tapos nilice ko lang siya ng pa-square. Ayan, medyo malalaki siya kasi nga sweet and sour, diba? And then disclaimer lang po, kapag may pineapple, kaya mas masarap po siya. Kaso dito, yun lang ang pinaka-available ko kasi nagulay ngayon. Kaya yun lang ang nilagay ko. Pero mas masarap pag may pineapple siya. And then, yung leeks ilagay natin. Sinayos ko siya ng padiagonal. Ngayon yung gagawa tayo ng sauce, nilagyan ko ng black pepper powder. And then, 2 teaspoon of sugar. And then, kaunting salt. At naglagay din ako ng siguro mga 2 teaspoon din ng corn flour para pampalapos siya. And then, dinagdagan ko ng kaunting tomato paste para pampakulay. And then, Thai chili sauce. Siguro mga 2 tablespoon ng Thai chili sauce at kaunting soy sauce. At naglagay ako ng maraming ketchup. Tapos, dagdagan po natin ng 2 tablespoon ng white vinegar para pampaasim po siya kasi nga sweet and sour, diba? Tapos, lagyan natin siguro ng mga 1/4 cup ng tubig o di kaya 1/2 cup ng tubig. Ayan, pinuhuli ko pala yung ating corn flour. Nilagyan ko lang muna siya ng 1 kutsaritang corn flour kasi nga kapag ka medyo pwede naman tayo mag-umumin ng corn flour na slurry kapag ka masyadong malapot, okay? Ngayon, prepare ko na yung mga ingredients. Ngayon, nagpainita pa ako ng mantika para iprito natin yung ating manok. Mainita po siya, kaya umpisa na natin magprito. Ayan. Ang nakalimutan ko pala, oops, kaya kalimutan ko lagyan ng ng flour yung aking chicken. Oh my gosh. Sorry po, makalimutin lang yung mami nyo. Nilagyan ko pala siya ng 2 kutsarang flour para mas crispy po yung dating niya mamaya pag naprito na po siya. Ayan. At ipoprotect niyo po yung moisture ng chicken sa para pagkagat nyo, crispy sa labas, tapos moist sa loob yung chicken. Kasi nga maninipis yung pag-slice natin, di ba? Tapos antayin na lang po natin na medyo mag-golden brown na siya. Pwede na po natin hanguin yan sa oil. Tapos, iprito natin lahat ng natira. And then, napainit na tayo ng oil sa isang nating kawali kasi nga luluto na natin yung mga gulay. At saka yung sauce. Ayan. Kapag nagigisa pala ako, inuuna ko lagi yung onion. Kasi yung garlic, kasi mabilis siya masunog. So, kailangan ilagay mo muna yung onion. Tapos ilagay ko yung garlic. Tapos yung mga gulay natin. Ayan. Yung leeks. Tapos yung pinaka-green pala ng leeks, nilalagay ko yan sa huli. Kasi madali siya maluto eh. And then, ilagay natin yung ating white onion na kinat natin na malalaki. And then, haluhaluin lang natin, haluhaluin hanggang sa maluto siya. Pero huwag masyadong malambot.
mas prefer ko yung medyo crispy siya. Tapos tinabi ko muna siya kasi nga magluluto ako ng sus. Hindi kasi yan pwede na idiretso mo lang yan. Kasi pangit yung kalabasan niya mamaya. Yung niluto ko na kumukulo na yung sus. Ilagay niyo lang diretso sa kawali yung sus niyo. Tapos antay niyo na magkumulo. Tapos pag kumulo na po siya, pwede na natin ilagay yung prinito nating chicken. But disclaimer lang po, huwag niyo pong i-mix sa sauce yung chicken kapag ka matagal pa silang kumain o matagal pa tayong kakain. Kasi yung lalambot po yung ajina, yung harina na yung butter, ha, lalambot po yan yung butter ng chicken. Kaya pag kinain nyo, pangit na siya. Pag kinain nyo siya, pangit. Ayan, ilagay ko na yung mga gulay natin. Tapos igisa-gisa na lang kaunti. Tapos luto na siya. Mga siguro mga 5 to 10 minutes na gisa-gisa mo dyan. Para wag masyadong lumambot. Wag malanta yung gulay natin. Kaunti na kasi luto na yun. Ayan na. Luto na mga bebe. Sa lahat na hindi pa nakapasubscribe, please click the subscribe button and click the notification bell para sa mga latest kong upload. Thank you sa panonood. Salamat.